Ang pangalan ko po ay si Father Eduardo L. Guarin, SBD. Ako po ay naka-assign ngayon bilang parish priest ng Sacred Heart of Jesus Parish sa Kamuning sa Diocese of Cubao. Ako ay nagtataka kung bakit ako ay napili na mag-share daw ng aking karanasan dito ngayon sa aming retreat sa Second National Congress of the Clergy. To be honest, ang unang nararamdaman ko ngayon ay hindi ako nagsisi na talagang mag-attend at mag-participate dito sa retreat na ito. Sa katunayan nga ho, kararating ko lang galing sa Sydney noong Linggo kasi pumunta ho ako doon upang maglibing sa aking ate na namatay. At talagang bumalik ako para dito. Napakaganda yung nangyayari ngayon sa aming retreat kasi talagang kitang-kita ko kung paano nagtatrabaho ang Banal na Espiritu. Hindi lang sa nagbibigay sa amin ng retreat na si Father Cantalamessa, kundi sa lahat, halos lahat eh. Kasi ang ganda ng mga sharing, tapos sa prayer, yung misa. Kanina lang, ako'y grabe yung pasalamat ko sa mga Dominicans. Linapitan ko nga si Father De La Rosa. Sabi ko, Father, ganda talaga sabi ko ng regalong dinala nyo ngayong umaga dahil doon sa inyong choir at orchestra. Kasi very solemn kanina yung misa. Pero aside from that, ang ganda pa ng mga reflections na binibigay ng mga obispo sa kanilang mga homilies. Talagang sabi ko, itong retreat na ito, 27 years na ako, mag-28 na ako sa aking sa priesthood ko. Ito siguro ang pinaka-meaningful na nasalihan kong retreat na kung saan malalim at sabihin natin yung bang tagus sa puso yung mga paalaala na kaya sabi ko, papasalamat ako dito sa pagkakataon ito na nabigyan uli ako ng pagkakataon na makapagnilay-nilay ng aking sa aking pagkapare. Pero ngayon ko lang nadama kasi napakaraming pare nandito ngayon. Yung bang ang sarap ng feeling na maramdaman mo na nagkakaisa yung mga pare na nag-a-appreciate at ina-affirm yung aming mga vocation. Sabi ko nga sa sarili ko kanina, siguro pagkatapos itong retreat, hindi lang siguro ako magiging mas aktibo pa at maibigay ang sarili ko sa aking parokya, kundi siguro mas papahalagahan ko talaga yung kung ano ang hinahanap ng mga tao sa mga pare. At sa palagay ko, hindi lang sa service, siguro sa panalangin. Kasi naniniwala ako na yung mga tao ay matutulungan ko kung mailalapit ko sila sa Panginoon. Siguro, thank you very much also for this opportunity na binigay sa akin ngayon dito. Mahihayan ako sa camera pero napasubo ako.